Isa ang patay habang apat na bahay ang naabo sa sunog na naganap sa Tugatog, Malabon kanina umaga. Ang nasawi, isang 20 anyos na nursing student. Si Benji Durango sa Sentro ng Balita Live. Angelique, malungkot ang mga residente dito sa Tugatog, Malabon dahil bukod sa ginising sila ng isang sunog kanina lamang umaga, isang buhay ang nasayang dahil sa pangyayari. Paalala lamang po, maselan ang mga susunod na video na inyong mapapanood. Abot langit ang hinagpis ng pamilyang ito sa Tugatog, Malabon. Kasama kasing naabo sa nasunog nilang bahay ang 20 anyos nilang anak. Bago nito, alas 7 ng umaga kanina nang tupukin ang apoy ang may apat na bahay dito. Pumalo lang sa ikalawang alarma ang sunog. Maliit lang sana at ilang bahay lang ang nadamay. Kaya lang, naiwan palang natutulog sa ikalawang palapag ng bahay si Nyansa Manalang, isang nursing student. Di na halos makilala pa ang katawan ng dalaga ng datna ng BFP at ng SOCO. Habang isinisilid sa body bag ang bangkay, napaiyak na lang ang kanyang ama na hindi na nagawang mailigtas ang anak sa kasagsagan ng sunog. Tulala pa ang pamilya dahil sa trahedya. Ang bahay ni Lionel, pader lang ang pagitan sa bahay kung saan nagsimula ang apoy. Ipinakita pa niya sa news team kung paano nga kanyang naipundar sa pagmamekaniko. Naabong lahat sa isang iglap. Makita ako dito, pinilit ko talagang buhusan talaga yan. Wala, hindi na kaya eh. Pati ang mga alagang kalapati, hindi rin nakaligtas. Pero mabuti na lang daw, nahagilap pa niya sa kanilang kwarto ang 3 taon niyang anak na natutulog din ng oras na yon. Dali-dali siya na lumabas ng bahay para iligtas ang buhay. Kahit na magkasugat-sugat, pinilit nilang makalayo. Kwento na magkakapitbahay, nag-overheat na ventilador daw ang pinagmulan ng sunog. Yung usok talagang nasa loob na ng bahay namin eh. Eh buti nga mo nakakapa kung saan napuesto. Pero ang BFP, iniimbestigahan pa ang insidente. Sabi ng BFP, madalas ang overheat ng appliances dahil na rin sa tuloy-tuloy na gamit nito ngayong tag-init. Kung may mga appliances na dinadagdag, lalo luma ang ating bahay, ipaayos po natin yung mga electrical wirings natin. Lakihan yung mga voltage na kailangan. Alas 10 na ng umaga nang mailabas ang bangkay ng dalaga. Panaghoy ng mga kaanak ang nagdating sa kanya sa naghihintay na ambulansya. Angelique, paalala pa ng BFP kung aalis ng bahay, lalo ngayong papalapit na Semana Santa, huwag iiwanang nakasaksak ang mga appliances para hindi ito pagmulan ng sunog. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Benji Durango.